Grabe na ang buhon. Napuno na ng gusto. Masishave na po ito. Ha? Masishave na po. Kaguli mo na. Yan, kasi mahaba mo. Dahil sa quarantine, yan. Kaya inabutan ng sobrang buhol. Ano mo lahat? Para ano? Makakatawa pa. Kaya dapat hindi umaabot talaga ng sobrang tagal. Ito, silang dalawa, inabutan sila ng quarantine. Nang dahil sa COVID, kaya hindi na sila nadala sa shop o sa pet shop. Kasi natatakot din sila, ma'am, na lumabas. Kaya napilitan sila, ma'am, na ipag-grooming home service na lang yung kanyang dalawang Shih Tzu. Para hindi na rin sila lumabas. Home service na lang. Grabe ang kapal ng matid. Kaya napilitan ng kaming i-shave dahil sa sobrang matid. Yan. Gamit ko is number 13 na blade. Ruby na blade. Buti na lang matalas at saka bago yung blade ko. Dahil sa napalaban sa matted na balahibo. Nagiging komportable na ang dog dahil nag-grooming na halos 6 months siyang hindi natupitan dahil sa quarantine, dahil sa COVID. Grabe ang matid niya. Bumubuo na talaga. Nahihirapan na yung aso dahil din sobrang matid. Pero ngayon, magiging presto na siya. Hindi na rin nahihirapan si Ma'am sa grooming ng kanyang dalawang Shih Tzu. Dahil anytime, pwede niya naman kaming kontakin para pumunta kami sa kanila. Kaya hindi na siya magbubuhol ulit katulad ng ganyan. Isang tawag lang sa amin para magbubitan na ulit ang aso niya. Grabe talaga. Request ko na. Buti mabait tupitan kahit na walang tali. Hindi katulad ng iba na
kailangan talaga ng tali para mas makontrol ng maayos. Yan talaga namin hinahawakan sa may baba pag magbibigit ng aso kasi mas nakokontrol namin kapag kaya namin hinahawakan sa may part ng baba. Mas madaling kontrolin yung aso pag yan hawak. So, yun yung number one technique namin sa baba namin hinahawakan. Kaya hindi na namin yung tatanggalin pag nalinisan na namin yung part ng mukha. Tapos, ganyan din ang tamang hawak pagka magbubutik kayo sa kamay. Yan. Tignan niyo yung kamay ko. Ganyan ang isa sa tamang hawak ko. Kung paano bubitan yung part ng kamay. Kamay at saka paa. Yan. Kailangan isang batakin para yung takbo ng razor is tuloy-tuloy. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung tabas niya is makinis. Yan. Dapat straight siya. Straight sabay mong kakarusin ng razor. Kasi kung hindi siya straight, yan. Tignan niyo, sa dulo kung hinawakan, straight pa rin siya para pag hinawakan niyo siya, pag ni-razor niyo siya, yung talib ng razor is tuloy-tuloy. Hindi na puputol-putol. Ayan, hawak-hawak namin, hawak-hawak ko siya sa baba para mas makontrol ko yung galaw ng aso. Ayan. 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 Pag mag-shave naman kayo sa tiyan, ayan. Yan yung hawakan sa dalawang kamay kasi aangat nyo. Ganyan yung tamang hawak para magupit sa tiyan. Ingatan nyo lang yung bandang kilikili kasi madali siyang masugat. Papansin nyo, halos buo nang natatanggal yung balahibo sa balat niya. Sa sobrang dikit na ng buhol niya sa may buntot, hindi na kinakaya gupitan ng razor. Kaya ang gagawin ko is gugupitan ko siya muna ng pa-straight. Yan. Gugupitan ko siya dahan-dahan. Ingat lang kasi baka di na ako kasi makita yung balat, kaya dahan-dahan lang. Kailangan ko siyang makat. Pag makat ko siya ng isang straight, yan. Saka ko ulit siya dadaanan na ang razor. Para kayanin na ng razor yung buhol. Kasi sa sobrang buhol niya na, hindi na makapasok yung razor. Careful lang kayo pagka ganyan kasi baka masugat yung balat. So yan na, kailangan ko na siyang balikan ng razor. Ayun, kaya na siyang gupitan ngayon ng razor. Yan.
So number one technique din yan para sa mga beginner na gustong gupitan yung aso nila, sa mga na DIY yan, gustong magupit, gupitan yung aso nila para meron kayong basic. So madali na siyang gupitan. So yun, marado ulit, hindi kaya pasukan ng razor, so gumuntingin ko ulit siya. Dahan-dahan lang kasi minsan hindi mo nakikita, balat na pala yung nagunting. Yun, no? Malinis na. Namula na yung balat niya dahil sa buhol. Careful lang kayo sa mga singit-singit dahil madaling masugat ng rib ng medial. Kailangan dahan-dahanin kahit nahihirapan na yung razor, kaya paikot lagi ang tira hanggang sa pababa ng pababa. Yun, lahibo mo. Parang tinanggalan ng damit, oh. Grabe. Ngayon, presko ka na. Hindi na yan mauulit sa sunod. Dahil kahit na busy si mami mo, isang text lang or tawag, may schedule ka na namin. May iwasan na ulit ang pagbubuhol mo ng ganyan. Press ko na. Press. Happy? Ayos. May wig ka na. Pati sa tenga, kailangan na rin kalburin para pantay-pantay na siya. Poodle peel. Para malinis, tignan ang kanyang baka. Kailangan siya i-poodle peel. Hindi, isang blue na. Medyo naglilikot kasi siya, kaya kailangan ko siyang kita ng konti ng hawa. Yan. Yung hawak naman dyan is control naman niya. Medyo madiin lang siyang tignan, pero sa actual niya, kinokontrol naman yung hawak sa kanya. Yan.
Kadalasan kasi sa pudel pit talagang medyo mahirap talaga yan eh. Yung pudel pit. Medyo naglilikot talaga ang aso pag dyan yung ginipipitan. Pag nililinisan dyan, mas maganda talaga. Kung hindi na ipupudel pit yung aso, mas advisable yun kasi mas hindi less pressure sa aso pag hindi pinupudel pit. Kaya sa may mga owner ng Shih Tzu o kaya any kind of breed, pakiiwasan yung overdue na grooming. Hinggawan mo na muna. Para mas hindi sila nagbubuhol-buhol kasi mahirap sa kanila pag nagbubuhol-buhol, nababatak na yung kanilang balat. Yan. Kaya mahirap na sa kanila. Okay, ligo ka na. Para fresh. Yan, fresh na, sarap. Yan. Papaliguan na siya ngayon ni Papa Gerald. Ligo time. Yan, dami siya liliguan sa CR. Yan, yan yung usually kami nagpapaligo sa CR, sa lababo, o sa garahe, yan. Kung saan available na pwede magpaligo, doon kami. Kasi hindi kami yung mobile grooming, bali nakamotor lang kami. Pupunta kami sa mga bahay-bahay, yun. So kung saan yung available na area, doon lang kami nagugupit or nagpapaligo, yan. Kaya kung mapapasin nyo, nandyan kami sa CR ng ni client. Kasi dyan yung available na ano eh, pwedeng magpaligo yung aso. Yun, magiging fresco na siya. Ang toothbrush na gamit namin at ang Colgate kay client manggagaling. Yun, no? Yung anil sack. Natanggal na yung anil sack. Ayan. Kapag ka meron kaming kliyente ng aso is may anil sack, kasama na talaga, tinatanggal na namin. So, pag nakapa ng nagliligo na merong anil sack, doon, tinatanggal. Pero kung wala namang anil sack, hindi na namin ginagalaw. Pag meron, yun. Kasi hindi naman lahat ng aso merong anil sack eh. Meron lang talaga. Karamihan lang talaga meron. Pero hindi lahat. So pag meron, automatic, binabawasan o tinatanggal. Para hindi mabaho. Kasi iba ang amoy ng anil sack pagka meron kang sa aso mo may anil sack. Hindi mawala-wala yung hindi magandang amoy. So matatanggal lang yung hindi magandang amoy na yon kapag ka natanggal yung anil sack. Saka sa anil sack kasi, yung iba minsan pumuputok. So pag pumutok yung anil sack, medyo hindi maganda yon. Kailangan operahan yon. Kasi mahihiwa yung gilid ng puwet ng aso kasi dun lalabas yung anil sack. Hindi mismo sa puwet.
Yan. Yung itim-itim sa paano nagpapaligo, yan yung nababasa yung paa, tapos yung sa sapatos bumabakat. Yan. Luma kasi yung sapatos na ginagamit namin, yung itim-itim. So, bumabakat doon. Yan. Tapos na siya maligo. Fresh na siya. Fresh. Dilinisan muna yung pagpapatuyuan. Dalawa silang Shih Tzu, parehas na lang ano, buhol-buhol. Yan. Walang available si ma'am na sariling toothbrush, kaya hindi namin siya na-toothbrush yan. Kasi hindi na kami masyadong gumagamit ng saming toothbrush. Kailangan provided na ni client ang toothbrush. Meron kami dala toothpaste. Yan. Medyo yan ang mahirap na sa kapag wala kang dalang table. Medyo mahirapan ka talaga pag nag-ikot. Hindi katulad ng meron kang grooming table, grooming arm. Yan. Medyo madali lang sa'yo na gawin yung pagtatalian. Hindi kasi advisable na dalhin namin yung grooming table sa motor. Medyo delikado. Baka biglang tamaan kami ng malakas na hangin sa daan. Maging cause pa ng disgrasya. Kaya napipilitan kami talagang hindi magdala ng table. Kaya sa mga nagre-request ng kung meron ba kayong grooming table na dala, wala po. Yun ang lagi namin sabihin. Kasi delikado sa biyahe. Yan, fresh na. Blower time. Dahil kalbo naman siya, wala na siyang balahibo masyado. Na punasan na rin siya ng tuwalya sa amin. Kaya ang ginawa namin, yung blower namin, tinanggal namin yung mismong silencer niya. Para hindi masyado masakit yung tama ng hangin sa ano, para sabog talag. Madali naman siyang matuyo eh, kahit ganyan lang. Kahit hindi na natin nagyan ng silencer. Blower, blower. Thank you to our regular customer and my previous new client. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ng Cleaning Express Home Service. Yan, sarap na. Relax na, relax. Babalikan pa siya. Yun, ang haba pa ng kanyang koko.
Nail trim. Masyado nang mahaba yung kuko niya. Buti hindi pa pumasok dun sa mismong laman niya yung kuko kasi kadalasan yung side ng kuko niya yan yung umiikot sa sobrang haba tapos tumatama sa laman. Kaya nagkakaroon ng butas yung laman ng samay kuko. Kaya kailangan hindi rin sobrang tagal talaga bago pagupitan yung aso. Yan. Tapos after niyan i-nail trim, meron kaming pang ano nail grinder. Sa mga gustong mag-try ng paggugupit ng kuko, make sure titignan niyo yung guide kasi kung titignan niyo yung kuko, may puti, may itim. So kung puti yung kuko, mas madali niyo makikita. Kasi merong ano yan eh, yung may makikita ko diyan pattern yung parang pula, yun yung dugo. Huwag kayong aabot doon kasi pag umabot kayo doon, tatamaan niyo yung mismong laman nila sa kuko. So pag tinamaan nyo, doon yun magdudugo. Kaya lagi nyo yung titignan yun. Magbigay kayo ng allowance kung sakaling gusto nyo gupitan yung mga kuko ng aso nyo. Yan. Para hindi nyo na iasa sa mga groomer o kaya sa mga vet. Kaya nyo na yun. Tignan nyo na lang. Hawakan nyo lang ng maayos yung paghawak nyo sa paa para hindi sila maglikot. So sa pagtanggal naman ng buhok sa tenga, kailangan marunong talaga. Kasi kung hindi marunong, pwedeng masugatan niyo yung tenga. Oh, presto. Oh, saan ka pupunta? Yun, yung isa naman yung liliguan. Yung eto naman, ipa-final touch ko na siya yung mga maliliit na kailangan balikan. Yan, para final. Yan. Double check din yung kuko. Ganon, double check. Yung mga natirang tikwas. Yan. Ako na magpa-final touch ngayon. Yan. Yan. Kailangan na nail grinder kasi kapag hindi pinail, mas matalas pa. Dahil bagong putol ng kuko, mas matalas siya. Kaya kailangan niya talaga i-nail grinder. Thank you.
final touch ko na siya, yung mga natira-tira. Para talagang wala siyang katira-tira. Tapos, press ko na. Yan, oh. Yan. Ganyan yung technique. Pag magugupit sa may part ng kamay o paa, kailangan laging hinahatak. Padiretso. Para yung takbo ng razor, dire-diretso. Yan. Number one technique yan. 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 Ingat kayo sa may part ng kilikili kasi madalas dyan nagkakasugat dahil yung talim ng blade, yung space ng talim ng blade, pumapasok doon yung balat. So kung di mo siya ma... tinanong ako ni ma'am kung saan kami. Yan, konti na lang yan. Mga tikos. Shout out sa lahat ng mga kapwa akong nag-grooming home service sa Pilipinas. Ingat kayong lahat. More power. Tuloy-tuloy lang. Yan, malapit na silang matapos. Retouch-retouching na lang. Makakahinga na ng maluwang ang dalawa. Meron na naman tayong natulungang aso. Nabigyan na naman natin sila ng isang preskong katawan. Next time, hindi na sila ganito saga dahil maimiminti na namin ang kanilang balahibo. So, every 1.5 months na kaming pupunta sa kanila para mas maminti namin yung aba ng balahibo para puro trim, basic trim para ibabalik namin sa dati yung kanilang balahibo. Hindi ganun kahaba, walang buhon, malinis, tapos nakaminti na sila ngayon. Hindi na katulad dati na kung kailan lang sila merong bakanting oras, doon lang nila nagpapunta sa pet shop para pagupitan yung aso nila. Medyo nag-time consumable daw po talaga. Kung dadalhin mo nga sa vet, kung kailan ka lang day off, kung kailan free time, dito, anytime, isang tawag lang, schedule na agad. Kaya, madaling i-maintain. Yan.
Presko na sila. Salamat sa inyong panonood. Sana supportahan yung aming YouTube channel. Ayan. May bago na naman tayong aso na tulungan. Ayos. Presko na. Fresh. Presko na. Bye-bye. Subscribe.